Magandang araw mga ka-drafts for today's video. Ano nga ba ang maganda, matibay, at mura para sa ating concrete slab, plywood, or steel deck? Tara! Pag-usapan natin yan! Bago ang lahat, bago ka din ba sa aking channel? Mag-like at mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating latest video. So ayun, balik tayo mga ka-drafts. Ano nga ba ang mas sulit sa dalawa? Gamit ang ating reference drawing na may sukat na 3 meters by 3 meters at 9 square meters. Pag-aralan natin kung ano ang mga pagkakaiba ng dalawa. In this illustration, makikita natin ang bilang ng materials at ang presyo nito. Sa plywood na meron tayong 4 na piraso sa halagang more or less 5,000 piso at sa steel deck naman na meron tayong 9 na linear meter sa halagang more or less 5,500 piso. Formworks. Makikita naman natin dito, ang actual na pagkakaiba ng spacing at bilang ng kahoy na magiging suporta sa pagbuhos ng kongkreto o tinatawag din na shoreham. Mapapansin din na mas masonry and spacing sa paggamit ng plywood kesa sa paggamit ng steel deck na mas kakaunti. Sa ating estimate ay gagamit tayo ng 108 piraso para sa plywood at 72 piraso naman kumpara sa steel deck. Bars or deform bars. Sa illustration naman na ito, mas mapapansin na mas madami ang bilang ng bakal sa paggamit ng plywood kumpara sa dami ng bakal sa paggamit ng steel deck. Dahil ito sa hindi na paggamit ng bangka, termino ng mga carpentero na siyang naghuhold ng bigat sa sentro ng slab. Dahil sa groove ng steel deck or kurbo na siyang mag-hold na, ng bigat nito. Ayon sa estimate, gagamit tayo ng 40 piraso ng bakal na more or less 8,400 piso at sa steel deck naman ay meron lang 30 piraso na more or less 6,300 piso. Concrete mixtures. Dito ay kapansin-pansin na tiyak mas kakaunti ang magagamit na konkreto sa steel deck dahil sa groove or kurbo nito. Sa ating estimate sa kapal na 6 inches na konkreto, gagamit tayo ng 1.35 kubiko sa plywood more or less 6,000 piso, at samantalang 1 kubiko lang sa steel deck na more or less 4,500 piso. Matapos nating mapag-aralan ang mga materials, dito naman tayo sa manpower, work duration, strength, weight maging and aesthetic nito. Manpower.
nakadepende ito sa work duration or project date target, maaring sabihin natin na parehas lang ang bilang ng tao. Work duration, dahil sa mas kakaunti ang mga bilang ng materials na magagamit sa steel deck, tiyak na mas mabilis matatapos ito kumpara sa paggamit ng plywood. Strength o tibay, parehas lang ito ng tibay dahil sa ito ay dumadaan sa tamang computation or structural design, mas nakakabuti kung kayo ay kokonsulta sa mga trusted engineers. Weight o bigat, base sa bilang ng materials at sa kubiko ng semento, mas magaan ang paggamit ng steel deck kaysa plywood, na mas nakakabuti ang magaan para sa poste at biga nito. Aesthetic, ganda at kaayusan, sa paggamit na steel deck, malilimitahan natin ang mga cracks, rebar exposure, at leaks. At isa pa dito, sa paggamit ng steel deck ay pwede na itong magsilbing kisame sa direktang pagpintura dito. Sa kabuuan, makikita natin ngayon at masasabi kung ano nga ba ang mas maganda, matipid at matibay. At yun ang steel deck. May natutunan ka ba ka-drafts? Sana nagustuhan mo ang video natin ngayon. Huwag kalimutan mag-like, mag-comment at kung meron kayong mas magandang idea o request para sa susunod natin na video. Welcome po yan sa ating channel. Salamat!